So yun, nakatakas pa yung daga kanina. Nabul namin. Tapos, patay na siya. Gumising ako ng kahul yung aso ko. And actually may hinukul yung aso ng daga sa garahe kasi marami yan, marami kaming taguan ng daga. So yun. So meron akong, so yung aso ko ayan, ayan sila. So medyo disturbing. May naglagay ako ng trap. So yung trap, kung makikita nyo, ayun yung trap. Kasi matagal ko na siya inukul eh. Kaya lang, naglagay ako ng trap para man ay daing. So, yung taing na nilagay ko, nawala. So, nangyari talaga kasi yun, lalo na pag sobrang kalino ng daga, sobrang careful na niya. Tapos, so since ganun nga yung dalawang aso ko, ayan, active pa rin sila sa motor ko. So, chinek ko ngayon yung motor ko. Pag-check ko, ito, tinan nyo sila. So, pag-check ko, yung daga, ito na kita. Dito na yun, yung pari na nilagay ko. Ngayon yung pari na nilagay ko. Kanina nandiyan talaga siya. Ngayon, nahanap na namin siya. Nakatakas pa yung daga kanina. Nabul namin. Tapos, patay na siya. So yun, ako po kasi is contractor kami ng pest control. So trabaho ako po manghuli ng mga daga. Pero sa sitwasyon na to, well, tinry ko naman siya hulihin pero normal na tao lang. Nalulusutan din ang daga. Pero ano po ba yung pwede natin gawin on these cases? Ano ba yung pwede nating gawing paraan na hindi na na ma-prevent natin for future cases. So sa case ko, ito. So medyo matrabaho. Sa garahe kasi namin may mga lusutan. Ayan, ang laki ng gap. Kung makikita nyo. Malaki talaga siyang gap. So ang gagawin ko na lang dyan is, actually matagal na, tatry ko na lang i-seal. Ang problema ko dito, hindi ko alam paano masisil. Dahil may roller. So yun po yung pag-iisipan ko kung saan ko ilalagay yung roller. Baka sa labas na lang. Pag ni-roller ko nga lang to, hanggang doon. Hindi mahaba-haba. Ayan, uhugasan ko yung bibig niya. Yun po si NC. Gahanap pa rin sila ng daga. And second, so yun yung entry point. Ang daga kasi papasok yan kung may pagkain. Next, shelter. Yun po yung basic na kailangan ng peste. Food, shelter, tsaka matutulugan. Parang tayo din yan. So basically, meron ako nun. Ito yung shelter ko para sa daga. Ayan. Hindi ko natanggalin yung bike. So yun. So dun sa area na yun, ano kasi mga woodworks ko. Ano kasi yung mga tambahan ko ng kahoy.
na ginagamit ko siya paminsan-minsan. Kaya hindi ko siya matanggal. Same time, andito rin yung ibang equipment kong tools for work-related. And dito din. So, yun. Yun yung mga pang pest control na equipment namin. At ayun sa taas. So, yun yung mga gamit namin. Basically, hahanapan ko siya ng paraan para may angat ko to. Ayan, baka may angat ko doon sa pader. Tapos, para hindi na siya bahay ng daga doon sa dulo. Antakbo kasi ng daga doon sa dulo. So, para hindi na mabahayan itong NMAX sa atin. second time na yan, nangyari sa NMAX. So, una, bubwit naman, nadali yung taillight ko. Tapos, ngayon, ito naman, malaki. Malaki. So, yun yung mga advices ko. Tanggalin yung entry points, tanggalin yung harborage areas. Tapos, ayun, basically sa peste, huwag nyo lang bigyan ng dahilan para mag-stay sa inyo. So, yun lang po. Yun yung gagawin natin. Maraming salamat.